Hi mga kalapidobs! Ang gagawin nating video ngayon ay gagawa tayo ng pork siomay. Itong ating ingredients: giniling na baboy, sibuyas na tinadtad, tinadtad na garlic, asin, paminta, 1 egg, at saka syempre may carrots din tayo na tinadtad. Meron din tayong magic sarap at saka syempre oyster sauce. At meron din tayong sesame oil. At ang pinaka-importante ay ang ating molo wrapper. Tara guys, umpisahan na natin ang paggawa ng siomay. Itong giniling na baboy ay ating hinugasan na. Ngayon ilalagay na natin ang 2 teaspoon of sesame oil. And then, ang susunod natin ay 1 egg. Tapos, ang isusunod naman natin ay magic sarap. Ang isusunod naman natin ay oyster sauce. Lalahatin natin yung isang pack na yun kasi maunti lang naman siya. Tapos isusunod natin ang sibuyas. Pag nailagay na natin ang sibuyas, ilalagay naman natin ang bawang. Lahat lang din natin yan. Tapos ang gagawin naman natin ay ilalagay ang carrots na tinadtad. Bali, isang carrots lang yan na tinadtad ko ng pinong-pino. At syempre, ang pamintang durog. Tapos, ilalagay naman natin ang asin. Tapos, hahalo-haloin lang natin mga kalapidabs. Hanggang sa magsama-sama lahat ng ingredients. Halo-halo lang mga labidabs. Para magsama-sama yung lasa niya at saka mas maging malasa na siya, magsama-sama yung oyster sauce din siya dun sa ating giniling na baboy. Lalagay natin yung kaunting natirang carrots. At hahaluin ulit natin. Halo-halo lang. Haluin lang natin hanggang sa magsama-sama ang ating mga ingredients. Ngayon naman, magigris tayo ng ating steamer para hindi dumikit yung ating siomay na ilalagay sa ating steamer tray. Igrisa lang natin to ng mantika. And then, ready na tayo sa pagbabalot ng ating siomay. Ganyan lang natin siya babalutin. Gagawin lang natin itong proseso na to hanggang sa maubos na ang ating mixture. I-sharon kuneta natin ang lahat ng ating siomay mixture. Balutin mo ako. Ay, charot lang. Wow! Hindi tayo singer, kaya tuloy lang natin ang ating pagbabalot. And then, ito na ang ating siomay na ready to salang na sa ating kumukulong tubig. One eternity later. Huwag natin kalimutan guys na pakuluin muna yung tubig bago natin isalang ang ating siomay. Lulutuin lang natin to sa medium heat lang mga kalabidabs. At syempre, lulutuin natin to ng 20 to 25 minutes. Pag naluto na ang ating siomay, pwede na natin i-off ang ating gas stove. One eternity later. And then, ready na ang ating first batch na siomay. Gagawin lang natin lahat ng proseso na i-steam lahat ng ating ginawang siomay, nabalot na siomay, sa ating steamer hanggang sa maubos ang lahat ng iyon at ma-steam na natin. Tapos, ilalagay na natin siya sa ating clear container. A few moments later. Ito na ang ating
finished siomai recipe. Meron tayong fried garlic, meron tayong calamansi, chili garlic sauce, and meron din tayong toyo. Ito ang ating nabalot na siomai. Ngayon, ito na ating favorite part, ang taste test. Tara guys, tikman na natin siya. Para sa mga hindi pa na po nakasubscribe, please subscribe to my channel and like and click the notification bell for more upcoming videos. Masarap siya guys. Pwede nyo rin siyang itry sa inyong mga bahay. Pwede nyo rin siyang iprito kung gusto nyo mga labidabs dahil masarap din siya ng fried siomai. Try nyo na rin po.